Good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video na sasagot sa inyong mga G-Loan katanungan. At patuloy pa rin tayo tumatanggap ng mga katanungan mula sa Viber, sa Facebook, sa WhatsApp, at kahit sa YouTube comment section. At ngayon, gusto kong bigyan pansin itong kasamahan natin na nag-full payment na daw siya, no? Advance pa nga daw yung kanyang pagka-full payment. Kaya lang, ang naging response sa kanya ay open lang daw to pre-qualified user. On time naman daw siya magbayad. Actually, advance pa nga daw. Pero, naalala niya, parang meron siyang isang beses na na-miss niya or na-delay siya ng pagbabayad. Pero again, binayaran pa rin niya ng buo, no? Na-miss lang niya, nakalimutan niya siguro or whatnot. Pero ngayon, ang tanong niya, paano daw yun, makakapag-reloan pa daw ba siya? Ngayon, tingnan naman po natin itong isang resibo galing sa G-Loan. Sabi niya dito, congratulations. You have fully settled your loan. Sabi niya ganyan. So, maaari ka daw maka-avail ulit ng instant cash loan mula sa G-Loan. Basta ugaliin mo daw ang pagbabayad on or before your due date, no? Ahead of time or on time. Pwede ka daw magbayad. So, parang ito, nagbibigay ng paalala sa'yo na, kapatid, kailangan mo magbayad on or before your due date para tuloy-tuloy ang iyong pag-avail ng G-Loan, no? So, anong dapat mong gawin? Siguro mag-request ka, yung screenshot na yan, i-upload mo po yan sa profile, sa submit ticket case, no? Mag-submit ka ng ticket, mag-request ka ng eligibility mo ulit, no? Try lang naman natin, no? Sabi naman dyan kasi 4 to 7 days malalaman mo kung ikaw ay eligible na or hindi. Pero kung lumipas na yung 4 to 7 days at parang wala pa rin, mag-submit ticket case ka, malay mo, ma-aprobahan. Diba? Depende naman yan. Kasi nga, ito nga pong G-Loan ay open lamang para sa mga pre-qualified user. System generated po yan. Okay po ba yon? Kung may katanungan po kayo, please comment down below at sasagutin po natin. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.